Ito ang GMA Regional TV News. Nag-iimbestiga na ang U.S. Federal Bureau of Investigation o FBI tungkol sa pagdukot ng mga armadong lalaki sa isang American vlogger sa Zamboanga del Norte. Bumuo naman ang Philippine National Police Region 9 ng task force para tumutok sa kaso. Ang mainit na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. October 17, nang dukuti ng mga armadong lalaki ang 26-anyos na American vlogger na si Elliot O'Neill Eastman sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Ayon sa pulisya, pinasok ang bahay ng biktima ng apat na sospek na may bitbit na M16 rifles at nagpakilalang enforcement officers. Nanlaban umano ang biktima kaya nabaril siya sa kanyang binti bago siya isinikay sa bangka, pasulo o basilan. Now, wala ho tayong any ransom demand. Second, na-check ho natin as per record. Background po ng ating victim, wala mo po siyang known na malaking business. And wala po talaga pa siyang known na profession ang pagpunta niya dito sa Pilipinas. Ayon sa PNP Region 9, may persons of interest na sila sa kaso ng pagdukot kay Eastman. 5 buwan nang nasa bansa si Eastman matapos makapangasawa ng Pilipina. Sa isang niyang vlog nitong Setyembre, nabanggit niya na may banta sa kanyang buhay. People coming here to tell my family that there's people that want to kidnap me or they're threatening to kidnap me. I don't really know like what would happen if somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Even last night, I'm scared a little bit. I'm scared. Nakuhanan na ng pulisya ng salaysay ang Pilipinang asawa ni Elliot na dating OFW sa Saudi Arabia. May binuo na silang task group na tututok sa nasabing kaso. Nag-iimbestiga na rin ang U.S. Federal Bureau of Investigation o FBI sa umano'y pagdukot sa American vlogger. Binisita at kinausap ng FBI agents nitong Sabado ang asawa ng biktima. Sabi raw ng FBI sa pulisya, walang natatanggap na anumang ransom demand ang pamilya ni Eastman sa Amerika. Ang U.S. Embassy patuloy raw ang pagkikipag-ugnayan sa mga otoridad at sa pamilya ng biktima. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng biktima habang minomonitor ang sitwasyon. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.